Mga palatandaan na nasa paligid mo ang espiritu ng yumaong mahal sa buhay. Narito ang ilang paraan upang ma-recognize mo kung ang espiritu o enerhiya ng yumaong mahal sa buhay ay nasa paligid mo lamang. Una, sa pamamagitan ng mga panaginip. Sa sandaling tayo ay natutulog, ang ating subconscious ay nasa pagitan ng dream world at astral plane kung saan ang lahat ng enerhiya ay nakagagalak kabilang na rito ang enerhiya ng mga taong matagal nang lumisan sa mundong ito. Sa sandaling mapanaginipan mong paulit-ulit ang yumaong mahal sa buhay, isa itong sinyalis na nais niyang makipag-ugnayan sa iyo. 2. Naiiba ang ayos ng mga bagay sa paligid. Naranasan mo na bigla na lang na wala ang isang bagay na inilagay mo sa isang lugar gaya ng iyong salamin sa mata o kaya ay susi, at pagkatapos ay matatagpuan mo ang mga ito sa ibang lugar. Hindi ito pagkakataon lang. Isa itong palatandaan na ang espiritu ng yumaong mahal sa buhay ay nasa paligid mo lamang. Lalo na kung ang mga bagay na nawawala sa dati nilang lugar ay pagmamay-ari ng yumaong mahal sa buhay. 3. Naaamoy mo sila. Kung bigla ay naaamoy mo ang familiar na scent, ang pabangong ginagamit ng yumaong mahal sa buhay, malinaw na ang enerhiya niya ay nasa paligid mo lamang. 4. Bigla ay maririnig mo ang mga paboritong kanta ng yumaong mahal sa buhay. Muli, hindi ito pag nagkakataon lang. Ang musika ay isa ring behikulo ng mga espiritu upang makipag-ugnayan sa mundo ng mga buhay. Kung bigla ay narinig mo ang paboritong kanta ng yumaong mahal sa buhay, sinasabing pinaalalahanan kanya na siya ay nasa paligid lamang. 5. Unexpected thoughts. Ito ang iyong mga biglaang bagay na naiisip mo at nakakapagsalba sa iyong buhay. Halimbawa, bigla ay parang nabubulong sa iyo na naiwan mo ang plancha na nakasaksak. O kaya ay naiwan mong nakabukas ang gas, nab ng iyong kalan. Isa itong malinaw na sinyalis na kinakausap ka ng yumaong mahal sa buhay. Minsan, ang mga simpleng paalala ay isa ring sinyalis. Halimbawa, bigla kang nagigising sa malalim mong pagtulog dahil nalilate ka na sa klase o sa trabaho mo. The Savior, ang yumaong mahal natin sa buhay ay nagpapadala ng mga taong magiging takapagligtas natin o Savior, bilang paalala na sila ay patuloy na nagmamalasakit at nag-aalala pa rin sa ating kapahamakan. 7. Mga physical manifestation. Ilang halimbawa nito ay ang mga common gesture na ginagawa sa iyo ng yumaong mahal sa buhay. Tulad ng pagtapik sa iyong balikat, pagyakap sa likod o kaya naman ay pagbulong na biglang tainga. May pagpagkataon na biglang nararamdaman mo ang mga gesture na ito. Ayon sa paliwanag ni James Van Pra na isang spiritual thinker, ang espiritu ng yumao ay hindi kaagad umaalis sa lugar ng kanilang nakasanayan. Ang mga physical manifestation na nabanggit ay isang paraan ng mga yumao upang ipaalala sa kanilang mga mahal sa buhay na sila ay nasa paligid pa rin. 8. Animal sense. Higit na mas malakas ang senses ng mga hayop kaysa tao. Hindi nakakapagtataka kung mararamdaman ng mga pet ang iyong bahay ang presensya ng yumaong mahal sa buhay. Ilan sa palatandaan na nakikita ng espiritu ang iyong alagang pusa ay ang paggawa ng kanilang buntot na parang nasasabik sa kanilang nakikita, pagtahol sa isang sulo kahit wala namang tao o pagungol. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.